Joining us now si Chef Jackie Laudico. I'm going to preheat. Anong temperature ang gusto mo? Mga 170. For the Celsius? Mm-mm. So yan, okay. Tapos? Mga 30-45 minutes, okay na. Okay na yun? Oo. Talaga? Okay. Oo, malit lang so, manit chicken natin. Manok! And because in the city, mahirap kumuha talaga ng native. Yes. So, ang gagamitin natin, the typical. Yes, but I got the free-range variety. Di ba marami na rin? Yes! Yan. In-explain ko nga, ng ibig sabihin, di ba, chef, ng free-range is that hindi siya kinook. Hindi siya na-stress. Ang free-range means, pwede silang gumala-gala. So, hindi parang, hindi parang stressed yung manok. Kaya pag hindi stressed yung manok, mas bongga siya lalabas. Ano to? Parang may naka-ano na siya. Meron na siyang, minarinate ko siya overnight kasi mas maganda talaga pag yung chicken. Overnight? Tagal ah. Ano nilagay mo? Suka. Ideally, we should use coconut vinegar. Yun yung ginagamit namin sa mga, sa Iloilo. And then calamansi. And then after that, you can put salt and a little toyo. And yung importante, when you cook it, you put tamarind leaves and lemongrass. Saan ba nabibili ang dahon ng sampalok? Kung minsan meron sa palengke eh. Pero like that one, hinihingi ko lang sa barangay hall malapit sa amin. Ay, oh, bongga si barangay captain, nagtatanim. So paano isa-stop yun? So ganyan lang. Kita kasi parang nung si Mang Tatoy, kasi parang so effortless. Sabi ko, paano ba ginagawa yun? Una, kukunin mo lang yung mga matitigas na bark kasi hindi naman, yung pinaka-fragrant part is the leaves. Oo. So yung parang matigas na stem, dead mabelts na dyan. Oo, okay. Iwan mo na siya. And then? Then you can put it inside. How? Parang ayun pasok lang? Oo, oh, pasok lang. And then you can also alternate it with the this one. Yung tanglad. Okay, may tanong ako about tanglad. Yan, readily available yan, di ba? Okay, when I'm cooking kasi, lalo na natutunan ko yun for tinola, I use the lemongrass yung sa dulong portion para mas may fragrance. Ito, you're not using that portion or you are? Both. Pati yung dahon. Kasi pang ano naman siya, pang fragrant naman. Ah, ako yung pinipit-pit ko yun bago mag-ano. Kaya kanina ginakrak-krak ko siya para lumabas ang oil niya. Aromatic. So may bonggang nagagawa talaga tong leaves na to. Yeah, kasi maganda talaga pag mabango eh. Ilan restaurants niyo, chef? Right now, tatlo. Tapos I have my patisserie kiosk sa kung minsan, sa malls. Wow! At special locations. Saan yung three restaurants niyo? One is Bistro Filipino is in Fort. Wow. That's 7 years na. Taray, seven. And then? That's our first one. And then the next one is Chef Lau's Pugon Roasters. It's in Ayala Triangle Garden. And then anong third? The one sa Guevara's, it's in P. Guevara, Chef Laudico Guevara's. It's in a heritage house naman, tapos buffet restaurant siya. Ang generous mo dito sa leaves. Buti na lang si Cap, ang daming binigay sa'yo, ha? Lagay ka lalagay. What does it do? Does it infuse it with flavor or pang pabango lang talaga? Meron din binibigay. Oo, kasi parang lemongrass, medyo citrusy yung flavor niya. And then this one, mas ano naman, okay. Talagang bumabango siya. How much are you gonna put of the salt and the, salt and the toyo? Kanta lang. Actually, before kasi, there's a technique that we've learned and we use in our restaurants. It's called brining. Brine means what for them na hindi nila alam? Ilulublob mo muna sa water. Na may asin? Oo, tapos you put mga half cup of salt. And half cup of salt? Rock yes, salt? Yes. And? 1/4 cup sugar. And then? And then you just... Talaga kailangan may sugar? Kayo lang yun? Mas better, oo. Okay, and then? And then, yung ano kasi, yung muscles, na, yung mga fibers ng meat, mas nag-go open. So, it becomes more tender, it became... So, binrine mo to? Kagabi, oo. Before ko siya minarinate. Yung brining na yan, that, napanood ko yan kay Barefoot Contessa at kay Paula Dean, na they also brine their chicken bago sila mag-fried chicken. Oo, kasi diba? Magiging moist talaga. Yun ang ginawa nila. Kaya na-fascinate din ako doon. Kaya alam ko yung brining na yan. So, ito ngayon, what are you gonna do na lang? After this, pwede na siyang i-roast. For those who are watching us on TFC and wala silang access sa calamansi, anong pwede? Lime. O lemon, pwede na rin. Lime. Mm-mm. Mas okay, mas close ba ang dayap? Di ba, lime is dayap? So, that's closer? Yes. Actually, mas better ang lemon because mas cleaner. Kasi, di ba yung dayap may pakla?
Agree. Mm. So mas gusto ko na lemon eh. Kasi that's actually when they were asking me what's the special characteristic of calamansi. Sabi ko talagang dahil malinis yung lasa niya eh. True. Citrusy siya. Wala kang... Pero kasi, clean. Oh, at tanggal lansa, no? Oh. Anong gagawin dito ngayon? So after that, pwede na siyang... Ano? Ako na. I'll help you. Yan. Dito natin i... Okay. Okay. Ay, anong ginawa mo? Nilipat ko lang siya. It's mainit. Careful, Ay, baka mapasok ka na. Stress ako. Oh, my God. Yeah, pasok ka. Okay ka lang? Okay lang. Marami okay. Na ako dyan. Oh, sige. Okay, ilalagay natin sa turbo for how long? Mga 30-45 minutes. Until pag-check natin sa mga yung thickest part na may bone, ano na siya, clear na yung juices niya. Yun ibig sabihin, hindi na siya... Oh, you're gonna wash your hands, yes. Diba? Kasi kanina sinabi mo sa akin na, yun, it's... Totoo yan, it's true. It's important anytime you handle uncooked meat, most especially chicken, important talaga, diba, to wash your hands with soap? Yes. Why? Kasi meron siyang mga germs, especially sa pag may mga batang kakain, mga magkakasakit tayo. Importante daw talaga pag cooking antibacterial soap yung naka-ready. Magliligpit tayo ng konti dito.